Hi guys, welcome back to my channel, Terrell 1220. Guys, umalis ako ngayon, pumunta ako somewhere, may errands akong ginawa. So, ang tingnan niyo ang driver ko, si Benji. Sa kanya kotse ito, sa kanya SUV. Alam niyo ba, si Benji, dati kong alaga yan sa isang bahay ampunan. Isa siya sa mga street children, no? Na-rescue siya sa Pasig Palengke when he was 12 years old. So, ngayon tingnan niyo siya, guys. Meron ng sariling kotse. Natatandaan ko nung bata pa siya. Lagi niyang sinasabi sa akin, Ate, kapag nagkaroon ako ng sasakyan, isasakay kita. So, hindi ko ine-expect na magkakatotoo. Ang sabi ko pa sa kanya noon, naku, baka pag nakita niyo ako sa kalsada, sagasaan niyo pa ako. Pero guys, tingnan niyo ngayon. Malaki pa sa akin. Yeah. Nakakatawa. Nakakatawa lang kasi isa sa mga success stories namin, kapag nakikita namin yung mga dati naming inalagaan noon, tapos okay na yung buhay ngayon, kaya ang saya-saya lang. Ayan, siya din yung mag-drive kay Sis Rosana Elias, nandito sila. Siya yung nag-ikot-ikot sa amin, nagdala sa amin sa swimming pool, nagdala sa amin sa SM. Ayan yan, si Benji, ang aming driver. Actually, nakikihiram din kami ng sasakyan niya eh. Sa kanya din kasi sasakyan ito. Ayan, may pinuntahan lang ako dito sa around sa Rojas Boulevard, kaya kailangan ko ng kotse. Tapos, medyo matraffic, kaya mahirap mag-drive, kaya kailangan si Benji. Ayun, nakakatuwa lang, marami sila, marami kayong big boys nun, no? Marami silang big boys na. Nasa 30 yung mga batang inalagaan namin, street children. Tapos, halos karamihan sa kanila ngayon, magaganda ang buhay. Yan, isa na nga si Benji. So sana bago ako umalis ng Pilipinas, mamit ko silang lahat. Mamit ko yung mga big boys para makita ninyo sila. Magaganda ang buhay. May mga nakatapos ng architect, may nakatapos ng engineer. Engineer ba si Aldrin? Ano, IT. IT, diba? May mga kuya, nakapag-aral sila. So magaganda ang buhay. At halos karamihan sa kanila, may mga kotse. Yan, si Aldrin, ang kotse ni Aldrin, Avanza. Toyota Avanza, yung isa meron siyang Honda, si Robert. Honda, yes. Ang mga ilaga namin noon, lahat sila mga lalaki. So, 30 kids yun, guys. Imagine ninyo, 30 kids. Yun, tapos ito hindi ko makakalimutan sa experience ko kila Benji, sa mga big boys. Nahulihan namin sila. Ang alam ko, katatapos ng New Year. May nagsumbong sa amin mga bata, kasi mix yun eh, may mga 5 to 9 years old. So, umuwi ako ng province kasi holiday. Pagbalik ko ng center, pagbalik ko doon sa bahay ang punan, may nagkuwento na ito daw mga big boys na to, uminom sila ng alak. Natatandaan niyo yun, uminom sila ng beer. Kasi may vacant lot yung bahay ang punan doon sila, sa vacant lot, nag-inuman ng beer. So, ngayon, ang ginawa namin kwan sa kanila, disiplina. Yung isang galon naman ng mineral water, tinawag lahat yung mga big boys na uminom ng beer, inubos nila yung isang galon ng mineral water. para doon silang masuka-suka na ayaw na nilang uminom ng tubig. Tatandaan mo yun? Oo, kahit na gabi, hanggang gabi kayo doon, hanggang madaling araw sila, guys. Talagang binantayan namin sila ng social worker. Ako at saka yung social worker, binantayan namin sila. Kaya naman, hindi sila natutong uminom. Hanggang ngayon, wala mga bisyo itong mga batang ito. Hindi sila nagsisigarilyo, hindi sila umiinom. Kaya, di ba, minsan kasi kapag ang dinideal natin, yung mga bata na street children, kailangan maging tough din tayo sa disiplina sa kanila. Para, ang hirap kasi, iba kasi ang behavior nito mga batang ito sa mga regular na bata. Kasi sila, mga product sila ng abuse. Paano ako pinapunta sa street? Ano, broken family. Yun, broken family si Benji. So, may nag-asawa ulit si papa mo. Ayun, nag-asawa ulit si papa niya. Nagkaroon siya ng madrasta. Siyempre, sa bahay siguro, hindi na naalagaan, no? Hindi na naalagaan. Ngayon, ang nangyari, nagpa-laboy-laboy sa palengke ng Pasig doon. So, nung nagkaroon ng rescue, isa sa mga nadampot. Tapos, na-turn over nga sa bahay ang punan. Ang ganda na yan. Tapos, ito si Benji. Nako, maraming kalokohan ito. Hanggang sa school, pinapatawag ako ng principal niyan. Kasi yung cook food niya, kasi dito sa Manila, may mga cook food. So, siya,
yung pambayad niya ng cook food for the whole week, ipapadala na namin sa kanya. Ang ginagawa niya, hindi niya pala binabayad. Yan nga si Benji. Kaya tuwing recess, wala siyang pagkain. So akala naman ng teacher, hindi siya binibigyan ng bahay ampunan ng budget. Kaya yung pinatawag kami sa kwan, sa yung isa sa mga staff ng bahay ampunan, pumunta, ako yung pumunta, yun nga, in-explain ng teacher. Sinabi ko rin na binibigyan niya ng allowance. Ayun, tsaka very good ito kapag ako na, kasi 30, kapag kumakain sila sa bahay ampunan, 30 yan, long table yan, dalawang long table, mahabang mesa talaga. Yung sabay-sabay yan. So tatabihan yan yung mga maliliit na bata, yung mga 5, 6, 7 years old. Kasi yung ulam naman nila, titirahin niya, di ba? Lalo na kapag hotdog ang kwan, pag hotdog yung breakfast nila, na, oh, magaling to si Benji. Pero Dorty na nyo, kaya naman lumaki. Bata-bata pa yung si Benji pa na yan, talagang malusog na siya. Nakakatuwa na siya, ang cute-cute niya nung bata siya. Ngayon, nakit na daw, cute. Oh, magaling siya mag-drums, kasi drummer siya sa church. Yun yung kanyang talent, tapos kumakanta rin siya, no? Tapos nagko-compose sila ng kanta. Halos karamihan ng mga inalagaan naming bata, may mga talented sila hanggang ngayon. So may mga album sila na nire-release sa Spotify. Di ba may Spotify kayo? May Spotify sila. Yan, ilalagay ko yung link, guys, yung sa Spotify nila. Tsaka yung YouTube nila, meron sila. Sila-sila din yun, mga bata na galing sa bahay ampunan. Kaya support nyo rin sila, guys, please. Lalo nakakatawa lang mga success story ng Juan, ng mga bata na yung parang akala mo patapon na sila, pero binigyan sila ng chance ng Panginoon na mabago. So hindi mo ina-expect na ganito ang magiging buhay nila. Tingnan nyo. Ngayong kailangan ko ng sasakyan at saka driver, meron ako natatawag. Marami sila na pa pwedeng mag-drive sa akin ngayon. Ayan, kaya nakakatawa lang. Oh, sa akin dati nun, pansila, takot sila dati sa akin. Kasi kapag ako nagdisiplina nun, talagang malupit sa kanila. Kawawa sila talaga, pero kailangan nilang matuto. Hindi naman sila didisiplinahin. Lagi naman sinasabi sa kanila nun, na kaya namin kayo nidisiplina dahil mahal namin kayo. Di ba? Yan ang lagi namin. Mahal namin kayo, ayaw namin mapariwara ang buhay ninyo ulit. Kaya yun. Kaya tingnan nyo naman sila ngayon. Magaganda. Maganda yung mga naging buhay. Halos karamihan sa kanila. Halos siguro sa kwan, sa 30 na bata dati, baka 80%, no? 80% maganda ang buhay. May mga trabaho sila ngayon, guys. Ngayon, namamayagpag sila sa call center. Yung isa, pinapadala sa Australia. Representative ng company. Diba si Robert, yung last time nasa Australia. Kaya nakatuwa din. Kasi Benji, may negosyo. Maayos ang buhay. Tapos may mga anak na siya. So, lahat sila, magaganda ang buhay. Kaya guys, nakatuwa lang. So, kaya kayo, kapag meron kayong mga chance na tumulong sa mga ganitong bata, so, kanyo lang, i-grab nyo lang yung opportunity na yun. Kasi chance na makatulong yun. Hindi natin alam anong darating na sa panahon. Gaganda ang buhay nila. So nakatawa at na very amazing lang ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Yung kapag nakakausap ko yung mga dating kasamahan ko sa bahay ampunan, yung pinagkukwentuhan namin yung mga big boys namin. Kasi alam niyo ba, sakit ng ulo itong mga to. Nung mga teenager sila, grabe talaga. Oo talaga, sobra. Talagang yung social worker nila, napaiyak nila, di ba? Si Ate Nancy Diocates nyo, napaiyak nila. Eh si yung isang social worker, Ilongga, mahinahon. Pero kasi itong mga ito, mga haragan talaga. Talagang grabe kapag nag-away sila, talagang bugbugan itong mga to. Kaya ngayon, yun, na-realize din nila yung mga ginawa nila noon. Mga pagkakamali nila, at least nakita nyo ngayon. Pagdating, nakita ko yung mga anak ni Benji, grabe. Napaka-disiplina ng mga anak niya. Di ba? Meron siyang kambal na anak. Pag sinabi niyang stop, stop talaga yung mga bata. Pag sinabi niyang sit down yung mga bata. Nakakatawa. So, parang na-adapt niya yung way ng pagdidisiplina namin nun sa kanila. So, kasi nagkaroon sila ng mga role model kung paano i-disiplina yung bata. Kaya yung pamilya na binubuo nila ngayon, maayos ang pamilya nila. So hindi na magkakaroon ng cycle ang buhay nila na
broken family siya, magiging broken family, broken family ng galing sa broken family, tapos yung anak niya magkakaroon din ng broken family. So naputol yung cycle kasi naging naisaayos yung pagdidisiplina sa kanila. Yun lang guys, yun lang, natutuwa lang ako i-share sa inyo yung kwento ni Benji. Malapit na kami, nasan na tayo? Nasa San Juan? Oh, nasa San Juan na kami guys, malapit na kami sa Pasig, pauwi na kami. Ayan, thank you sa pakikinig ninyo sa aming kwento. Bye! Bye!